Welcome guys sa ating panibagong video tutorial. So sa video tutorial pong ito ay pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng forward reverse gamit lang po ang isang push button. So sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. Shout out po kay Omel Pornillas na palagi pong nakasuporta sa akin at sa channel na ito. Shout out po sa lahat ng aking mga subscribers. Ingat po tayo palagi, lalo na sa bagong COVID variant. So, umpisa na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Bago po tayo mag-proceed sa ating wiring tutorial, so pag-aralan po muna natin sandali ang ating control circuit or ang ating electrical drawing. So from our line, so pupunta po siya sa ating one terminal ng ating normally close contact ng ating push button. And then, siya po yung pupunta sa A1 terminal directly ng ating multi-function relay. So ang purpose po niya, once fresh ang ating push button, mag-o-open contact ang ating 1 and 2 terminal which is normally closed. So, mare-refresh or magkakaroon ng panibagong program ang ating timer sa kanyang time on delay. So, naka-jumper tayo for our 1 and 3 terminal. So, pupunta po siya directly sa ating impulse relay. So, IR, so impulse relay sa A1 terminal ng ating impulse relay. So, once fresh, magkakaroon ng changes sa mga contact ng ating impulse relay. So, from our contact, normally open contact ng ating impulse relay, siya po yung mag-a-activate naman sa ating electromagnetic relay. So, once activated ang ating electromagnetic relay, so ang ating normally open, which is pupunta sa ating normally close contact ng reverse contactor before going sa A1 terminal ng ating forward contactor. So, ang ating normally close, so pupunta siya sa normally close contact also ng forward contactor before going to the A1 terminal ng ating reverse contactor. So, ang ating forward at reverse contactor, kung makikita nyo, so meron siyang from overload relay, normally close contact, meron siya tayong switch. So, mamaya ipapaliwanag natin kung bakit tayo magkakaroon ng selector switch for on and off ng mga A2 terminals ng ating forward and reverse contactor. So, take note lang mga guys, ang tulad ng aking nasabi, ang magpapa-activate ng ating electromagnetic relay ay ang contact ng ating impulse relay, normally open. At ang magiging supply ng mga normally open and normally close contact ng ating electromagnetic relay ay manggagaling sa normally open contact ng ating multi-function relay. So, the rest saka na natin ipapaliwanag itong sa mga indication light. So, para sa mas mabilis na wiring tutorial, kung makikita nyo, nilagyan ko na ho lahat ng neutral or line 2 ang ating mga A2 terminal ng ating electromagnetic relay, multi-function relay, at impulse relay. So, sa drawing, eto po sila. So, they are all connected on our neutral or line 2 terminal. So, umpisahan na po natin ang ating gagawing wiring tutorial. Mga kalinya, binaligtad ko na po ang ating selector switch, push button, at mga indication light. So, according po sa ating drawing, from the line terminal ng ating circuit breaker, so, kokonek ko na ang wire nito at ating higpitan. So, ito po yung pupunta sa ating one terminal ng ating selector switch. And then, from the one terminal ng ating selector switch, so kung makikita nyo, may bridging or jumper. So, pumunta po yan sa 3 terminal ng ating push button normally open contact. So, siya po yung magiging supply ng ating normally open contact ng ating push button. So, according po sa ating drawing, so dito po tayo. Ang terminal 2 ng ating normally close contact ng ating push button ay directly pupunta sa ating multi-function relay. So, makikita nyo po on the plus on your screen, kinonek ko na po yung wire sa ating A1 terminal, bridging 15 terminal ng ating multi-function relay at Y1 terminal. So, ikokonek ko na ang wire neto na siyang pupunta sa
terminal 2 ng ating push button, normally close contact. So dito naman tayo sa portion na to, from the port terminal ng ating push button, normally open contact. So siya yung directly pupunta sa ating impulse relay. So kung makikita nyo on the feature flash on your screen, so na-connect ko na ang E1 terminal ng ating impulse relay. So ito po yung wire, so i-connect ko na po ang wire nito na siyang pupunta sa number 4 terminal ng ating push button, normally open. So once na na-press ito, magbabago ang contact ng ating impulse relay, and then once na-press kasabay ang ating 1 and 2, marerefresh or magkakaroon ng panibagong program ang ating multi-function relay. So dito naman tayo sa part ng ating control circuit. So from the line terminal ng ating circuit breaker, so lalagyan natin ng line supply ang normally open contact ng ating impulse relay, and then bago siya pumunta sa A1 terminal ng ating electromagnetic relay. So i-connect ko na po ang wire na to sa ating line terminal ng ating circuit breaker. So ipupunta natin or dadalhin natin ang wire na to sa normally open contact ng ating impulse relay. So dito siya. So i-connect ko na rin ang wire na to sa ating one side normally open contact ng ating impulse relay. From the another normally open contact ng ating impulse relay, so i-connect ko na ang wire nito. So tulad ng aking nasabi, so ito yung pupunta sa A1 terminal ng ating electromagnetic relay. So i-connect ko na rin ang wire nito sa ating electromagnetic relay to activate the A1 or to supply the A1 terminal ng ating EMR. Ngayong nagawa na natin ang wiring or how we can activate our relay, so dito naman tayo how we can supply normally open and normally close contact ng ating electromagnetic relay. So dalawang sets ng contacts ang ating gagamitin. So from the 9 and 5, so siya yung pupunta sa normally close contact ng ating reverse contactor bago pumunta sa A1 terminal ng ating forward contactor. And then normally close, pupunta siya sa normally close contact ng ating forward contactor before going sa ating reverse contactor. So yung kabilang yung another side ng or another groupings ng normally open at normally close from the 10 terminal, 10 and 6 normally open, 10 and 2 normally close. So yan naman po ang gagamitin natin sa mga indication light for operation ng ating forward and reverse contactor. So from the 15 terminal ng ating multi-function timer relay, so tulad ng kaninang pinakita ko, so naka-bridging na siya, A1, 15, and Y1 terminal. So kailangan natin yung ating normally open contact, which is terminal 18. So siya po yung pupunta sa sinabi kong 9 and 10 common terminal ng mga contacts ng ating electromagnetic relay. So kung makikita nyo on the flash on your screen, so na-connect ko na po yung bridging ng wire na yan. So ang kulang na lang natin is this wire. So i-connect na po natin ang wire nito sa normally open contact ng ating multi-function timer relay. So dito po siya. So higpitan na po natin. So ito po ang magiging supply para magkaroon ng delay start or time interval sa pagpapalit ng ating forward and reverse contactor sa kanyang operation. So dito muna tayo how we can activate our forward contactor. So from the 5 terminal ng ating electromagnetic relay, so normally open contact. So ito po yung wire na pupunta sa ating interlocking sa ating reverse contactor. So ito po ang ating reverse contactor sa normally close contact ng ating reverse contactor. And then from the another side, so ito po yung ating interlocking. So from the another side, iyon po yung pupunta sa ating A1 terminal ng ating forward contactor. So mga guys, gumamit ako ng kulay yellow for our forward, and then ang susunod natin is blue for our reverse
operation or reverse contactor. From the another normally closed contact ng ating reverse contactor, ang ating interlocking. So, i-coconnect ko na, ang wire nito. So, ito po siya, na siyang pupunta sa ating A1 terminal ng ating forward contactor. So, tapos na po tayo sa ating activated or supplying ating A1 terminal ng ating forward contactor. From the 1 terminal ng ating electromagnetic relay, which is normally closed contact. So, i-coconnect ko na ang wire nito. So, ito po yung pupunta sa normally closed contact, auxiliary contact ng ating forward contactor na magiging interlocking ng ating or safety before going sa ating reverse contactor. So, blue po yung ginamit nating wire ngayon. From the another side of normally closed contact, auxiliary contact located sa ating forward contactor. So, i-coconnect or ihigpitan ko na ang wire neto. So, ito po yung pupunta tulad ng nasabi sa ating A1 terminal ng ating reverse contactor. So, hihigpitan ko na rin ang wire neto. So, blue itong ating ginamit sa ating reverse. So, higpitan ko na rin ang wire neto papunta sa ating A1 terminal ng ating reverse contactor. So, ang kulang na lang natin on performing our main control circuit. So, according sa ating drawing, from the normally closed contact ng ating overload relay, pupunta siya sa ating 3 terminal ng ating on-off switch or selector switch before going sa mga A2 terminal ng ating forward and reverse contactor. From the neutral terminal ng ating circuit breaker, guys, mga kalinya, kung makikita nyo po, na-connect ko na ang wire nito. So, according sa ating drawing, ito po yung pupunta sa isang side ng normally closed contact ng ating thermal overload relay. So, once na magkaroon ng problema ang ating load, so, mag-open ito to cut our entire control circuit or our forward and reverse contactor. The another side ng ating normally closed contact located sa ating thermomagnetic circuit breaker or our overload relay. So, higpitan ko na ang wire nito. So, ito po yung pupunta sa 3 terminal ng ating selector switch. So, higpitan ko na rin ang wire nito sa ating number 3 terminal ng ating selector switch. From the 4 terminal ng ating selector or on-off switch. So, higpitan ko na ang wire nito. So, ito po yung pupunta sa mga A2 terminal ng ating forward at reverse contactor. So, i-coconnect ko na ang wire nito. So, lalagyan natin ng bridging para siyang, ito yung wire na pupunta naman sa kabilang A2 terminal ng ating reverse contactor. So, sandali lang, medyo nahihirapan. So, titikan ko na po ang wire nito. So, almost tapos na tayo. So, i-coconnect ko lang ang wire nito sa A2 terminal ng ating reverse contactor. So, hihigpitan ko na rin ang wire nito sa A2 terminal ng ating reverse contactor. So, tapos na po tayo sa performing on our main control circuit. So, ang kulang na lang natin is how we can activate our indication light at ang ating 3-phase ang power connection ng ating reverse forward and connecting our 3-phase induction motor. So po tayo mag-proceed on activating our indication light and our 3-phase induction motor. So, check po muna natin kung tama ba ang ginawa nating pag-wiring sa ating main control circuit. So, babalik na rin ko na po ang ating mga indication light, push button at ang ating switch. So, switch on ko na po ang ating circuit breaker for the supply of our control circuit. I-reset na po natin ang ating thermal overload relay located sa ating thermomagnetic circuit breaker. So guys, once na switch on natin ang ating selector switch, ma-activate kagad ang isang ating contactor. It's either forward or reverse depending sa
position ng ating impulse relay. So pag na-wiringan na natin ang mga indication light natin, so papaliwanag ko lahat ang safety procedure. So switch on po muna natin ang ating selector switch. So na-activate ang ating reverse contactor. So kung gusto natin pumunta or sa ating operation ng forward contactor or forward operation, so press natin ang ating push button. So na-deactivate ang reverse time delay bago mag-activate ang ating forward contactor. So in case na gusto naman natin ulit in reverse operation, so push natin ang ating isang push button. So na-deactivate ang ating forward time on delay bago pumunta sa ating reverse operation or before activating our reverse contactor. So try po ulit natin ng isa to activate or to go on our forward operation, dahil tulad po na nakikita nyo, nasa reverse operation tayo, naka-energize ang ating reverse contactor. So press natin ang ating push button. Na-deactivate ang ating reverse time on delay, pumasok ang ating forward contactor. So pwede na po nating gawin or ituloy ang wiring ng ating mga indication light at para ma-activate or ma-energize natin ang ating three-phase induction motor. So isa na lang po, try natin i-stop ang ating forward operation para pumasok siya sa reverse operation. So push natin ang ating push button, na-deactivate ang ating forward, pumasok ang ating reverse. So pwede na tayong mag-proceed on wiring or activating our indication light and our energizing our three-phase induction motor. So switch off po natin, then we can now proceed sa ating gagawing wiring ng mga indication light at ng ating power connection ng ating three-phase induction motor.